Hi, ako po si Dr. Jovel Fernandez, isang veterinary doctor. Hindi ko na mabilang na marinig sa mga pet owner na pinapakain nila ng tinapay ang kanilang mga alagang aso. Pandisal, pandikuko, at kung ano-ano pa. Kung mayaman si pet owner, special na tinapay siyempre yan. From French baker with special jam and jelly at meron pang kasamang risen. Saan ka pa? Social di po ba? Ngunit, ligtas naman kayang ipakain sa ating mga alagang aso ito? Hindi po ligtas na ipakain ang tinapay sa ating mga alagang aso. May mga ingredients po nito na pwede silang magka-allergy. Katulad na lang sa wet content ng tinapay, maraming mga aso ang sensitive o allergic dito. Okay? So, pangalawang composition ng mga tinapay na hindi mabuti sa ating mga alagang aso ay ang yasdo o pampaalsa sa tinapay. Once na kinain at naroon na sa stomach ng aso, patuloy pa rin na umaalsa ito, na sanhi upang mag-bloat ang stomach at ang tendency na mag-twist o iikot ang stomach. Life-threatening emergency po ito. At karagdagan pa, dahil ang yeast ay nagpo-produce ng ethanol alcohol, hindi malayo na magkaroon din sila ng alcohol toxicosis. Bukod pa dito sa yeast dough at wet, ay yung mga nilalagay pa nating mga palaman na nagtataglay ng mga artificial sweetener. Specifically, itong xylitol na inihahalo sa maraming palaman dahil mabuti ito sa mga diabetic na tao. Ngunit, ipakain naman natin sa mga aso ay kahit sa kaunting amount lamang ay toxic na sa kanilang liver. At dagdag pa dito, yung mga palamuti at pampatakam na resins, wow, sarap yan. Ngunit, renal failure naman ang dulot nito sa mga aso. Okay? So, huwag na pong gawing pagkain o dog treat sa kanilang tinapay. Kung sobra-sobra na ang tinapay nyo dyan sa bahay, ibahagi nyo na lang sa mga taong salat sa pagkain at never sa inyong mga alagang aso.